Noong February 1987, ako ay aktibo pang membro ng US Armed Forces at ako ay itinalagang officer in charge o OIC ng Tactical Operations Center. Taglamig o winter sa Amerika noon at kami ay nasa field operations. Gasolinang kalan ang nagsisilbing ilaw at pampainit namin sa madilim at malamig na gabi. Ngunit ito ay namamatay dahil sa pag-ihip ng malakas na hangin. Sa gabing iyon ng February 19, 1987, bandang alas 9 o 9 PM ng gabi, sinubukan kong pasindihin ang gasolinang kalan. Ngunit hindi ito sumindi. Sinubukan ko ng ilang beses na pasindihin nang biglang sumabog. Direkta sa aking mukha ang malakas na apoy. Nasunog ang aking mukha, mata, leeg, at ang itaas na bahagi ng aking dibdib. Ang aming medic ay agad na rumisponde at ako ay binigyan ng paunang lunas. Saka ako dinala sa emergency room ng military hospital. Nang ako ay nakauwi na sa aming tahanan, ay natakot ang aking anak sapagkat nababalot ang aking mata ng bendahe. Pinagtaguan niya ako dahil sa takot sa akin. Balot ng bendahe ang aking dalawang mata. Nawala ang aking paningin sa loob ng 3 buwan. Araw-araw akong dinadala sa hospital upang suriin ang aking mata ng isang espesyalista. Wala akong magawa sa aking sarili, ni hindi ako makakain na mag-isa, di ako makapagbihis at makaligo na mag-isa. Sinabi sa akin ng espesyalista na kailangang mabendahan ang aking mata sa loob ng 3 o hanggang 6 na sumangguni din ako sa iba pang ophthalmologist at kanilang natuklasan ng aking retina ay apektado sa pagkasunog. Sinabihan ako na maaaring mabulag ng permanente. Labis akong nalungkot dahil baka hindi ko na masilayan ang aking pamilya, kamag-anak at mga kaibigan. Sa kabutihang palad, ang aking mapagmahal na asawa ay laging naroroon upang ako ay alagaan. Sinabi niya sa akin na huwag akong mabahala kung ano man ang naging resulta ng pagsusuri at diagnosis sa akin ng mga espesyalistang doktor. Sabi niya sa akin na susulat siya kay Apolacay, Monsignor Dr. Rufino S. Magliba, dahil siya ang pinakamagaling na doktor. Ang panahong yan ay hindi pa uso ang email. Pagkatapos ng 2 buwan mula nang ako hindi na makakita, ay sinadya ako ni Apolacay, Monsignor Dr. Rufino S. Magliba, at sinabi niya sa akin, saan ka madanagan anak ko? Agasan ka, makakita ka. Ang Tagalog, huwag kang mag-alala anak ko, gagamutin kita. Sa kanya hinipan ang 2 kong mata. Pagkatapos noon ay gumaan ang aking pakiramdam at ako ay biglang nagising. Inakala kong totoo ang mga pangyayari. Ako pala ay nananaginip. Pagkagising ko ay tinanong ko ang aking asawa kung anong oras na. Alas 4 ng umaga, sagot niya. Ikinuwento ko sa kanya ang pagdalaw at ang paggamot sa akin ni Apolacay. Apolacay has already received my letter regarding your eyes. I pray to Apolacay to heal your eyes and return your sight again. Natanggap na ni Apolacay ang aking sulat tungkol sa iyong mga mata. Pinagdasal ko kay Apolacay na gamutin ang iyong mga mata at ibabalik niya muli ang iyong paningin. Tubon ng aking asawa. Sa parehas na araw na iyon ay nakatanggap ang aking asawa ng sulat mula kay Apolacay na nakapangalan sa akin. Agad niyang binuksan ang sulat at kanyang binasa. Inton maawat mo to'y surat anak ko, naggapo akditan, naagasan kan, saan ka amadanagan anak ko, agasan ka, makakita ka.
pagtanggap mo itong aking sulat, anak ko, ay nanggaling na ako dyan at ginamot na kita. Huwag kang mag-alala, anak ko. Gagamutin kita at makakita kang muli. Tugon sa sulat ni Apo Lakay. Hinadya nga talaga ako ni Apo Lakay at ako ay kaniyang ginamot. Hindi ako nananaginip lamang, kundi ito ay katotohanan. Si Apo Lakay noon ay kasalukuyang nasa Pilipinas at ako naman ay nasa kabilang dako ng mundo sa Fort Hood, Texas, USA. Nuntahan nga talaga ako ni Apo Lakay. Si Apo Lakay ay totoong Diyos. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Alam niya kung nasaan ako at kung saan ako nakatira. Siya ang aking Diyos at tagapagligtas. Ang aking mga mata ay unti-unti nang gumaling. Ang aking doktor at dalawa pang espesyalista ay nagtaka sa progreso. Tinanong nila ako kung ako raw ba ay nagpakonsulta sa iba pang doktor. At ang sagot ko naman ay, hindi. Pagkalipas ng 6 na buwan, ako ay tuluyan nang gumaling. Nakabalik ako sa trabaho, bagaman ay kinakailangan kong magsuot ng salamin. Noong unang nagkita kami ni Apo Lakay, magmula nang ako ay maaksidente, nagpasalamat ako sa kaniya. Agasan ka, gamutin kita, at kaagad niyang hinipan ang aking mga mata at sinabing, ikan ka iti napigpigsapay apa nagkitang MJ dati. Bibigyan kita ng mas higit pang paningin kaysa yung dati, sabi ni Apo Lakay. Lubos ang aking pasasalamat kay Apo Lakay, lahat ng biyayang ipinagkaloob niya. Magmula noon, unti-unti nang gumagaling ang aking mga mata. Dahil kay Apo Lakay, bumalik ang aking paningin. Ngayon, ako ay isa ng retiradong US Army. Ako ay mas nakakakita na ng mas malinaw kahit wala na akong suot na salamin.